Hey, what's up guys? Dodong Reyes once again. Today, meron tayong sasagutin ng katanungan. Ang tanong niya sa atin is, Sir, paano po mag-terminate sa Presenius machine? At paano rin po mag-return ng dugo sa pasyente? So ayan guys, sasagutin natin yung katanungan na yan. At bago lahat, siyempre nagtanong muna tayo sa ating pasyente kung po pwede ba siyang makasama sa video. At pinayada naman tayo. So shoutout, Ma'am Madadya. So guys, eto na. Inaantay lang natin yung mag-alarm yung machine. Less than 1 minute na yan guys. So antay na natin. Lalabas yan sa screen. You have reached. Ayan na guys, tumunog na. Then ayan na, you have reached. Reset. Confirm. So yan lang yung pipinadanan guys. Lalabas yung you have reached. Reset. Confirm. Kunin natin tong syringe na may lamang NSS. Yan yung ipampupush natin. Nga pala guys, sa pagre-return or pag-determinate, may dalawa tayong technique. Open technique and close technique. So clamp natin yon bago natin i-push itong syringe na may lamang NSS. Make sure na naka-clamp yung paras na dulo na yan para walang tumutulo na dugo. So itong dulo, ikabit natin dito sa may connector o yung reserve piece na kulsaan ay direkta nakakonek yan dito sa may NSS. Balikan natin yan namaya. Dito muna tayo sa may line dito sa access ng pasyente. Pupush tayo ng NSS. I-open lang natin o i-unclump para makapag-push tayo. Dandaan lang yung push guys, kasi yung syringe namin na may lamang NSS, malamig yan kasi naka-stuck yan. So dandaan lang para hindi mabigla yung pasyente. Clump natin. Okay. Then tanggalin natin yung syringe. Pagkatanggal ng syringe, huwag kalimutan na takpan para walang tumulo na dugo. And for security na rin kasi yan. Baka kasi ma-unclamp bigla at least may takip. So ayan guys, ito na tayo sa may line sa machine. I-unclamp natin itong malaking clamp na yan. Then tito na may sa SS, i-open natin. Then buksan natin yan. Kunin natin yung coupling ng acid concentrate and yung coupling ng bicarb. So suli natin yan. Tine-twist lang yan guys. Pag tinis natin yan, tutunog yung machine. Ibig sabihin, tama yung pagkakabalik natin. So ngayon, i-clamp naman natin itong binos. And sa may pinagkukunan niya ng pressure, i-release natin itong chamber. Kailangan kasi maluwag yan. Then, ito naman guys, itong coupler, i-return natin sa machine. Ano yan sa may side? May color coding din yan, kulay pula at kulay blue. Tunahan natin yung kulay blue na coupler. Balik natin. Blue sa blue. May color coding yan guys. Then takpan natin guys para walang tumutulo na tubig. Next, yung coupler na kulay pula. Color coding tayo ulit. Pula sa pula. Then takpan natin para walang tumutulong tubig. And guys, ilagay natin ito sa may lagay ng dialyzer. Of course, press natin yung disinfect. Then pili natin yung hot range. Yan, kapag na-hot-range natin, i-long press natin yung prime. Then, antay natin na mag-activate yun. So, magbibilang tayo ng 1 seconds to 5 seconds para ma-activate yan. Habang naghihintay tayo, pwede natin i-push itong nandito sa may arterial na dugo para ma-ibrit pa rin sa pasyente. Sayang kasi. So, yan guys, nag-100 na. Ayan. So, pwede na natin siyang taasan hanggang 200 yung maximum. Or depende guys sa order ng doktor. Kasi minsan, may order yung doktor na 80 lang, 100, 180, o depende. Pero sa katulad na patient na ito, si Mama Dadya, 200 pwede sa kanya. So habang nagre-reinfusion o nagbabalik ng mga dugo sa pasyente, ito yung gagawin natin sa dialyzer. Magmamanual tayo ng pag si-shake. Katulad ng ginagawa ko ngayon, i-shake lang natin na ganyan. Alright guys, huwag natin kalimutan yung standard na sinusunod natin na kapag nagre-return tayo, nagre-reinfusion tayo, balik tayo ng dialyzer, dapat nasa taas yung kulay blue, nasa baba naman yung kulay pula. Alright? Shoutout pala, Mama Dadya, salamat sa pagpayag sa amin na makasama ka sa demo. So yan guys, medyo nakakapagod nga lang to, pero kapag nasanay ka na, hindi mo na ito mararamdaman. Kumbaga, mag-e-enjoy ka na lang na i-shake itong dialyzer. So ayun guys, tingnan din natin dito sa may header ng dialyzer dito sa may taas kung lumalab na o na pa siya. Ito nga pala guys, na Presenius machine.
Wala kang makikita sa screen na katulad ng Vibro na nasusundan mo na nagka-count ng 300 yung pagre-return. Dito is titingnan mo lang kapag lumalab na ang inline. Tumutunan din yung isang machine na yan kaso matagal. Malabnaw na bago tumunog kaya bantay mo yung line kapag malabnaw na pwede natin itong i-stop yung pagre-re-infusion niya. Ayan guys, malabnaw na, i-stop na natin. Ayan, stop natin, lagay natin dito sa may lagayan ng dialyzer. And then, i-clamp natin yung venous line. Then yung sa may venous clamp na nakakonek sa pasyente, clamp din natin. Tanggalin na natin ngayon yung line na nakakonek. Of course, tap pa natin ulit for safety purpose. And guys, itong dulo naman na tinanggal natin, ilagay natin sa galon para i-drain na natin yung mga tubig dun sa bloodline. Para pag dinispose natin yung bloodline, eh, magaan na. Wala na siyang tubig. So, long press lang ng prime. Tanggalin natin yung dulo na nakakonek. Yan yung connector, yung connection sa may NSS, tanggalin natin yan. Ayan. So dapat naka-open yan guys para humigop ng hangin, patulak, papunta dun sa may ganun sa baba. Ito guys, pwede na tayong magpaas ng blood pump ng kahit isagad na natin kasi wala naman na tayong connection dun sa patient. Kaya pwede natin isagad ng 300, 400. Para mabilis na rin guys yung pag-drain natin ng tubig. So yan guys, yun yung pag-terminate at pag-re-return ng dugo sa pasyente. Hope na may natutunan kayo. At kung may nais kayong itanong, comment nyo lang. Kung may nais kayong suggest, comment nyo na rin. At kung may nakalimutan ako na sa tingin nyo ay mahalaga, i-comment nyo na rin guys. So maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo itong video na ito, paki-like, paki-share, at subscribe na rin guys yung aking YouTube channel, Dudong Layas Parahari TV Vlog. At syempre ating Facebook page, ganun din, Dudong Layas Parahari TV Vlog. So alright guys, hope na may natutunan kayo today. Ayan, stop na natin, tapos na tayo mag-drain. Tanggalin na natin yung bloodline. Sa pagtatanggal guys ng bloodline, kahit alin ang unahin nyo, wala na tayo na sinusunod na procedure. Kahit alin na yung unahin nyo sa pagtanggal. Then, yung bloodline natin guys, disposable yan, isang gamit ng tapon. So, yun lang guys, yung ating video for today. So, doon sa nagtanong ng about sa pag-terminate at pag-return ng dugo sa pasyente, hope na nasagot kayong katanungan mo. And, para naman doon sa manonood ng video na to, hope na makatulong sa inyo. Alright guys, thank you for watching. Always, keep safe and God bless us all. Alright. Bago natin tapusin yung video, mag-shoutout muna tayo. Shoutout kay Ma'am Jen De La Cruz, ang ating head nurse, at ang aking mga kasamahang nurse, kay Ma'am Aisel Rojas, kay Ma'am Lori Santa Ana Dalayuan, kay Ma'am Anggit Tizara, kay Ma'am Kate Barbosa, kay Ma'am Jomilin Sabado, kay Ma'am Jonah Riviera, kay Ma'am Mayla Boko, kay Sir Duke Primacio, kay Ma'am Bridget Ana Ringo, kay Ma'am Rosabina Serbandil, kay Sir Ronald Constantino, kay Ma'am Melissa Terleg, kay Sir Jason Gonzalez, kay Ma'am Rachel Ribon, kay Sir Michael Jason Sunega, kay Sir Celso Bautista, shout out sa inyong lahat, inyong mga cowork ko. Shout out din kay Ma'am Maling, yung aking dating head nurse, kay Ma'am Ems, at kay Ma'am Malo, kay Ma'am Dora, and shout out especially kay Ma'am Magaya, yung patient natin na pumayag na makasama din sa ating vlog or sa demo. And especially shout out to my OBR, Clancy Ann Constantino Katipo. Hi Diyos, alright!